Magpapatuloy ng presidential assistance sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa Mindanao region. Ating kamustahin kasama si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Sir Joey, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Audrey. Magandang tanghali, Asik Weng, at sa inyo mga taga-subaybay. Alright, Asik, ngayon po ay nagpapatuloy yung pamamahagi ng tulong sa mga kababayan natin magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa rehiyon po ng Mindanao. Nasa magkano po yung financial assistance na ipapamahagi ngayon ng Pangulo? So, Audrey, ngayon nandito ako sa bayan ng Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur, no? Kung saan inaasahan na dadalaw nga ang Pangulo mamayang hapon. So, ang mga tatanggap ng tulong pinansyal mula sa Office of the President ay yung mga governor po ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, pati na rin po yung Lanao del Sur. So, ang minimum kasi na binibigay, depende na rin naman yan sa pangangailangan nung lalawigan, ay 10 million. Pero, syempre, case-to-case basis yan, hindi naman natin alam kung ilang magsasaka at mangingisda exactly yung naapektuhan ng El Nino. So, minimum of 10 million pesos per province ang matatanggap. Bukod pa yan sa tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nandito. Nandito rin kasi yung DSWD, nandito rin yung Office of the House Speaker na mamimigay ng bigas. At meron din na iba't ibang ahensya din na tutulong, gaya ng Department of Agriculture ng TESDA, para mabigyan din ng tulong yung ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang pamilya na apektado ng El Nino. So, Asik Joey, ilang beneficiaries ba ang mabibigyan ng tulong ngayon tulad dito sa presidential assistance ng pamahalaan dyan sa Mindanao? Opo, Asik Weng, no? So, dahil po matindi talaga yung process ng validation, hindi ako makabigay ngayon ng exact figure. Pero sa seremonya po mamayang hapon na pangungunahan ng ating Pangulo, meron pong 10 mangingisda at magsasaka at ang kanilang pamilya na makakatanggap ng 10,000 pesos each mula sa Presidente. Pero base dun sa validated list ng Ministry of Agriculture, Fisheries at Agrarian Reform ng BARM, kasi ito nga ang focus ngayon ng Presidente ay ang BARM, ay madadagdagan pa yon. So kung pasok po dun sa 10 million na ibibigay, ima-maximize po yun ng local government unit. So incidentally, nabanggit ko nga na BARM ang focus ng Pangulo ngayong araw. Ang BARM, incidentally, ang kaisa-isang rehiyon na nagdeklara ng state of calamity. So isang buong region sila. Kaya nga sinabi talaga ng Pangulo sa kanyang talumpati kanina sa Tawi-Tawi na gusto niyang marinig ang hinaing at gusto niyang malaman mismo ang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda at ang kanilang pamilya dito sa BARM para makatugon ang gobyerno sa anumang pamamaraan na kaya nitong ibigay. Okay, Asik, para po sa kaalaman ng lahat, sa inyo pong datos, gaano na po ba kalawak yung naging pinsala ng El Nino sa bansa? Opo, base po dun sa latest update po ng NDRRMC, in terms of agricultural damage, nasa 9.5 billion pesos po yung danyos po sa agrikultura. Equivalent po yan sa I believe 25% kasi po nung yung worst El Nino year natin was 1997 at ang napinsala doon ay 667,000 hectares. Pero ngayon po nasa 163,000 hectares po yung pinsala sa agriculture. So 25% of that figure po nung napinsala nung 1997. Pero po again, sa mga panayam po na dinadaluhan o na tinutugunan ko, ini-emphasize ko po na yung katapat po o yung kaakibat po na tulong ng gobyerno, natatapatan naman yung damage na yun. So, very alarming, sasabihin natin na malaki, na ko nasa 9.5 billion, nasa 163 hectares yung damage po. Pero in terms of health po, bukod po sa presidential assistance to farmers, fisherfolk, and their families po, meron pong 10 billion pesos na
rin na naibigay na tulong ang iba't ibang ahensya gaya ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE. Kaya nga sinasabi ng Pangulo natin na whole of government approach talaga ang pagtugon ng ating pamahalaan sa mga naapektuhan ng matindi ng El Niño phenomenon. So, ASEC, hingi lang kami ng update kung ilang lugar pa ang nasa ilalim ng state of calamity. Oo, ASEC Weng, kaninang umaga nadagdagan pa yung bilang. No? So nasa 374 cities and municipalities na po yung apektado ng El Nino at nagdeklara po ng state of calamity. Tapos kabilang sa number na yan, nabanggit ko yung buong farm, nagdeklara ng state of calamity. At meron pong 11 buong probinsya ang nagdeklara po ng state of calamity. So again, dahil po nasa tail end na po tayo ng El Nino, ina-expect po lalo na, or particularly ng Department of Agriculture, nakakaunti na lamang po ang madadagdag sa datos na to. And hopefully po, dahil nga nag-uulan na nitong mga nakaraang linggo, maiipsan hindi lamang yung tindi ng init ng panahon na nararanasan natin, kundi mauumpisahan na po natin ang rehabilitation ng ating agricultural lands at saka makakapaghanda na rin po tayo sa paparating naman na rainy season at La Niña. Okay, ASEC, para ma-heads up yung ating mga kababayan, sa mga lalawigan po ba yung mga susunod na mabibigyan ng presidential assistance dahil po sa epekto ng El Niño? Opo, hindi pa po tapos ang kumbaga ang pagbibigay ng tulong sa Mindanao. So in the coming weeks po meron pa po, kasi ang nabigyan na po ng tulong ng Pangulo at ng iba pang ahensya ng gobyerno through the presidential assistance to farmers, fisherfolk and their families ay regions 9, 10, 12 at itong BARM. So meron pa po tayong Caraga at saka meron pa po tayong region 11 in the coming weeks bago po tumungo ang Pangulo sa Visayas at syempre ang Luzon po. So buong Pilipinas, again, we would like to emphasize, sabi ng Pangulo, walang rehiyon na maiiwan, walang probinsya na makakaligtaan, at ang Malacanang po ang lalapit talaga sa mga naapektuhan po ng El Niño phenomenon. Panghuli na lang, ASEC Joey, alam ko nag-aabang pa kayo dyan sa activity ng Pangulo. Ano? Mensahe at paalala niyo lang po sa ating mga kababayan na ito, papatapos na rin ang El Niño. Opo, maraming salamat, ASEC Weng, Audrey. No? So, papatapos na po ang buwan ng Mayo, pero hindi pa po officially na-determinate yung El Nino climate pattern. So, konting tiis pa po in terms of conserving our limited resources like water and electricity and food. Pero kahit hindi pa po tapos ang El Nino, ay kailangan na po natin paghandaan po ang La Niña dahil mas mapinsala ito, lalo na in terms of agriculture. So, dapat po talaga ay naghahanda na tayo within our own households, yung ating emergency evacuation plan, yung ating food supply, emergency kits. Hinihikayat din natin ang mga local government unit dahil yan po ang direktiba ng ating Pangulo na paghandaan na rin po in terms of identifying yung flood-prone at hazard-prone areas, yung ating evacuation centers, pag-iimbak po ng ating food supplies para sa magiging evacuees. At nandyan naman din po ang pagtitiyak ng gobyerno na hinahanda po at nagpapatuloy po ang flood control projects, pati po ang pagsasaayos po ng mga water impounding system para po hindi lamang po pansalo sa excess water na matatanggap natin sa pagbuhos ng ulan in the coming months, pati na rin po para mapakinabangan natin ito sakali pong dumating na naman po ang matinding tagtuyot at taginit. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Niño.